So hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. And for today's video, meron po akong gustong i-share sa inyo about sa isang loan application na kung saan is pwede kang maka-loan kahit may loan ka sa iba. At kahit wala kang ibang valid IDs at meron ka lang PhilHealth, is pwede na. So if you wanna know more about this loan application, just tune in. Tapusin mo hanggang dulo itong video para naman hindi ka na ma-scam or hindi ka na mabogus sa mga loan na application na kukunin lang yung iyong mga information tapos wala na, rejected na. So, let's start! So, disclaimer lang po. So, hindi po tayo promoter or hindi tayo agent ng loan application na to. Kundi tayo ay nagsishare lamang po ng mga experience na naranasan natin ng loan application na ito para hindi nyo na rin siya ma-experience. So, itong aking mga sasabihin ay pwede nyong hindi sundin. So, depende pa rin sa inyo guys kung gusto nyo pa rin itry itong loan application na to after nating mabanggit yung mga interest, yung mga ibabawas, at yung mga matatanggap mo na lang after mo mag-loan. So, this loan application, guys, is pwede mong ma-download sa Play Store. Sigurado ako na nandun siya kasi naka-register siya sa SEC or Securities and Exchange Commission. So, yan. Hindi siya illegal, guys. Legal siya. At ako ay isa ding user ng loan application na to, pero hindi ko siya pinopromote sa inyo guys. So, bali share ko lang sa inyo yung mga interest niya, kung magkano lang yung pwede nyo makuha, at kung ano-ano yung mga binabawas dun sa loan application nyo guys. So, this application guys is called MADALOAN. Dati siyang tinatawag na Madali Loan. Binago siya, dati Madali kasi yung tawag sa kanya, ngayon MADALOAN na. So, yan guys, pwede nyo siyang ma-download sa Play Store nga. And then, sa mga first-timer, ang pwede nyong ma-loan dito is 2,000. So, ngayon daw, pwede na daw sa maka-loan dito ng 3,000 sa first-timer. Yun guys, ha? So, check nyo na lang yung aking naunang videos about MADALOAN at yung iba pa ko pang videos about MADALOAN para naman maintindihan nyo yung paano mag-loan dito kay MADALOAN, guys. So, bali, ang babanggitin ko lang dito, guys, is yung mga credit limit na ino-offer nila at yung interest na ibabawas at kung magkano na lang yung pwede nyong makuha. So, bali ako guys, marami akong ginagamit na loan application na kung saan meron din akong utang. So, nung tinry ko tong MADALOAN guys, is hindi ko expected na ma-approve din yung loan ko at tataas pa yung aking credit limit. So, bali guys, ang credit limit ko na dito kay MADALOAN is 8,000 pesos. So, ngayon guys, ipapakita ko sa inyo yung aking breakdown ng mga credit limit na ino-offer nila. Tapos, ipapakita ko din sa inyo yung mga ibinabawas nila at yung kung magkano na lang yung pwede nyo makuha. So, ito guys. Sa credit limit na 5,000, ang iyong babayaran is 5,400 at ang ma-receive mo na lang is only 3,570. Dahil ang kanyang charges and fees ay umaabot sa 1,830. Sa credit limit naman na 6,000 pesos, ang iyong babayaran within 10 days is worth 6,480 at ang amount to receive mo na lang is 4,300. Ibinawas na dito yung charges and fees na worth 2,180 pesos. And then sa 7,000 pesos po na credit limit, ang iyong babayaran within 10 days is 7,560 and amount to receive mo na lang po is 5,030. Ang charges and fees na ibinawas is worth 2,530. Ito yung mga service fee, management fee, transfer fee, yan yung mga yon. At dahil 8,000 pesos lang yung aking credit limit, ito yung last. Sa 8,000 pesos, ang iyong babayaran is 8,640 within 10 days. And amount to receive mo is 5,760. And ang charges and fees na ibinawas dito is worth 2,880 pesos. Ayan guys, yan yung mga breakdown ng mga credit limit at yung mga pwede nyo matanggap once na pinili nyo yung, halimbawa, sa 6,000 up to 8,000. So, nasa sa inyo na guys, kung gusto nyo pa rin itry itong MADALOAN at gusto nyo pa rin subukan kahit na malaki yung kanyang interest at malaki yung ibinabawas sa kanya.
So, yan guys, kung kayo may mga tanungan pa about sa MADALOAN is huwag kayong mahihiyang mag-comment down below at ating sasagutin yan based sa ating experience. At sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking channel, kindly click the subscribe button at hit nyo na rin notification bell para updated kayo sa mga videos na pwede ko pang i-upload.